What's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi. Sang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction ulit tayo dito. Kay Anthony Taberna. Dahil patungkol ito sa mga presidentiables na ini-interview at meron siyang komento patungkol kay BBM. Ang alam ko kay si Anthony Taberna ay siya rin yung nag-interview kay BBM doon patungkol doon sa drug testing noon na parang masasabi din natin na maka-BBM din to dahil marami rin siyang live na pro-BBM yung patungkol yung live niya. Yung ang aking pangsariling opinion sa kanya na maka-BBM siya dahil sa mga pahayag niya patungkol kay BBM na yun yung ipinupos niya noon pa na BBM Sara. At ito nga ay hindi siya sumasang-ayon. Hindi raw siya sumasang-ayon sa pahayag ng abogado ni BBM na bias daw si Jessica Soho kaya hindi nagpunta. Ayun, at pakinggan natin ang kanyang reaksyon dito sa patungkol dito sa hindi pagpunta ni BBM na siyempre bakit hindi mo naman lang pinag kumbaga yung interview niya yun eh about naman sa mga hindi naman yung kagaya na itong sinasabi nung isang nag-comment dito, tama lang Letige Sulduga. Tama lang, hindi dumating si BBM. Pagtulungan lang siya ng mga dilawan bias yan. Si Jessica Soho. Ipaharap pa naman kay BBM si Lenny Iskumani Kiko. Buti pa, Boy Abunda. Hindi bias. Ayan kasi ang iniisip natin eh. Siyempre, tingnan mo naman yung natapos na interview. Yung mga topic lang naman na about sa mga gobyerno kung ano ang mga solusyon na dapat gawin ay dapat nalaman sana natin kung ano ang magandang komento ng bawat topic na tinatanong. Ayun. Para kumbaga at least malalaman natin kung meron nga bang kakayahan. E paano yan eh, konting tanong lang eh, natatakot na pala dahil bias. Yun po ay ito sabi naman ni Russell Ordanes. Ayaw niya rin siguro sumali kasi all niya na hindi. Alam niya siguro na hindi niya kadikit ang mga mag-interview sa kamaliban doon. Baka natatakot na hindi siya masagot. Yun na nga, bakit natatakot na ako, patay tayo dyan. Bakit ganun? Meron bang gustong manungkulan o gustong magtrabaho bilang presidente tapos mayroon kang kinatatakutan? Ano po ang ibig sabihin nun? Dapat ang isang presidente ng isang bansa ay wala pong kinatatakutan yan para sa kanyang bayan. Yun po ay aking pangsariling opinion. Ayan dito, pakinggan natin ang sinabi dito ni Anthony Taberna patungkol dyan sa hindi pagsipot ni BBM kay Jessica Soho. Diyan po sa interview na yan, live po yan, hindi po nakatip. Interview po na yan, ang una pong sasalang si former Senator Bongbong Marcos. Ayan. Merong interview daw ang mga presidentiable muna dyan pala sa kanilang istasyon sa DCRH. At alam naman natin kung sino ang station manager dyan. Ibig sabihin, pag gusto mo yung mag-i-interview sa'yo, pupunta ka. Pag ayaw mo yung mag-i-interview sa'yo, natatakot ka. Parang ganun ang nangyayari dyan. Ibig sabihin, ay kagaya nga yung nung ano na naman, nung ibig sabihin, may ugali ka. Dahil makikita natin yung mga vlogger, nag-i-interview sa kanya, dalawang vlogger. Tapos nagpa-interview pa sa SMNI. Pagdating sa COMELEC, ayaw, hindi na naman sumipot.
dahil ayaw na naman pumunta. At ito na nga na naman sa presidential interview. Interview pa lang naman eh. Ibig sabihin, yung mga nag-a-apply po ng trabaho ay kailangang interviewin. At ang ating representative na mag-i-interview ay si Jessica Soho. Lahat naman po sila eh. Kumbaga hindi naman one-on-one, hindi naman siya lang ang gigisahin eh. Pare-parehas po ang katanungan. At kanya-kanya lang silang sumagot base sa tanong na yon. Ganun lang po. O tuloy, Sir Anthony Taberna. Hindi ako nagkakamali sa January 25. Alas 4 ng hapon, natandaan niyo. January 25. Ayan, January 25 daw. Nakasalang si BBM sa DCRH. Pero dito naman sa DCRH, pa isa-isa ang interviewin. Ayan. Eh alam naman natin, eh, si Deo Makalma, eh, ano yan, maka-BBM yan. Pati si Anthony Taberna, alam ko maka-BBM din to. Pero dito, ah, bumili ba ko kay Anthony Taberna kahit pumapabor siya kay BBM, tinulig sa niya na bakit hindi nagpa-inlock si BBM. At tinulig sa niya dahil sinabi raw yung kanyang abogado na bias daw. Ay pakinggan natin ang kanyang sasabihin dito. BBM andun. Tapos, sa January 28, si Ping Lacson, Senator Ping Lacson. Tapos, January 29, si Senator Manny Pacquiao. Aha. Puro alas 4 ng hapon po ito, ha. Naka-live sa TV, sa radyo, sa FM stations, radyo na. Kumbaga, hindi mo pwedeng ismulin dahil talagang matindi rin. Malayo din po ang mararating. Ito ang catch. Wala pa pong confirmation si Yorme, pero mukhang malapit-lapit na. Ang hindi po sumasagot, si VP Lenny Robredo. E paano kung hindi dumating si VP Lenny Robredo rito? Patay tayo. Ibig sabihin nun, siya ay duwag o takot o may tinatago. Hindi po ganun. Meron siyang dahilan. Kung meron siyang dahilan, rerespetuhin po natin yun. Hindi po ba? So, ayun ang mangyayari. Kung gagawin na nating pattern na kapag ka hindi dumating ang isang kandidato sa isang imbitasyon ng isang media entity, sasabihin duwag, takot, etc. Parang mali, ano? Parang may mali. Anyway, sayang, hindi ako makakasama dun eh. Ano? Sayang, hindi po ako makakasama. At sa ibang pagkakataon, makakasama din tayo. Eh, well, anyway. Doon naman sa party po ni Senator Bongbong Marcos, si Attorney Vic Rodriguez, naglabas po ng statement kung bakit hindi siya dumating sa interview ni Jessica Soho. Okay naman sana, pero tingin ko hindi tamang katwiran yung bias si Jessica Soho. Ako sabihin siya, wala sa hulog yung ano yun, wala sa hulog yung pangangatwiran na yun. Ayun, no? Narinig nyo, wala daw sa hulog yung pangangatwiran nila na bias si Jessica Soho. Maliwanag po na bakit mo naman ite-turn down ang isang presidential interview? Dahil ba natakot na o may phobia na? Kasi nga, nung in-interview, one-on-one kasi yung interview na yun. Nin-interview ni Jessica Soho si BBM noon na hindi nakasagot. Hindi nakasagot si BBM. Patungkol po kasi sa martial law. Sabihin nyo na lang na di ayaw nyo magpa-interview, tapos. Ayun. O kaya, di ba, nung ko pa sinabi sa inyo na kung ako naman si BBM, kung ako magpapayo kay BBM, oh, tama. At lamang ka ng 40 o 37 puntos laban sa kalaban mo, sa pinakamalapit na kalaban mo, eh, ba't ka naman magpapa-injured, kumbaga sa basketball, di ba? Oh, tama. Bakit ka naman natatakot eh ikaw ay lamang na lamang? Bakit ba natatakot ka ba? Baka may masabi kang hindi maganda o
magkamali ka sa iyong mga sagot ay natatakot ka na ikaw ay babagsak sa iyong kinatatayuan na bilang nangunguna, baka yun ang peer talaga. Eh di, tapatin nyo na yung nag-i-interview kasi sisirain nyo pa na bias. Eh, natural ang media, depende sa kung pabor sa inyo, hindi, ano yun, hindi bias. Oh, yun. Kung pabor sa inyo, hindi bias. Kung pabor sa inyo, pinauunlakan. Eh, okay din to si Anthony Taberna. Akala ko, solid BBM na pagtatakpan ang hindi magandang ginagawa. Pero okay ha. At least, malayang pamamahayag lang tayo. Tama. Diba? Kumbaga, reaction lang tayo sa mga nangyayari. Hindi na kagaya nitong isang matatawag na nating Marcos Loyalist. Ito, ang nandito kasi sa comment section eh, na tama lang, hindi dumating si BBM, pagtulungan lang siya ng mga dilawan bias. Ano bang klase naman yung ano na yan? Mga pangangatwiran. Hindi ako, para sa akin, mali yung katwiran na imbis na sumagot, sasabihin niyo bias pa against Marcos si Jessica Soho. Hindi, mali para sa akin. Tama. Ako, yun naman ang aking katwiran doon. Maaring sumang-ayong kayo, maaring hindi, pero hindi ako naliliwa. Eh, siyempre, pagkabat tinanong ka na hindi mo gusto itanong, no? Tinanong ka tapos hindi mo gusto itanong, ano, bias na yung nagtatanong. Eh, siyempre, media, itatanong ka lahat ng gusto itanong kung pwede, basta hindi labag sa batas. Ano? So, okay na yun. Kung ayaw nyo pumunta sa interview, okay lang yun. Pero yung titirahin pa yung host, parang, para sa akin, mali yun. Eh yun, pupuntahan ko yung sinabi. Kung hindi siya pumunta, kung meron si Evan Daylan, okay lang yun. Pero halimbawa nga ngayon, kung hindi magpunta to si VP Lenny Robredo sa DCRH, wala pa reply. At tagal na namin sinulatan eh. December pa yata sinulatan na namin. Eh paano kung hindi magpunta si VP Lenny sa DCRH? O ano sasabihin ninyo? 'Di ba? So sa dami ng media entity ngayon na na gustong ma-interview mga presidential candidate, huwag niyo asahan na mapupuntahan lahat. 'Di ba? Bihira naman 'no. Ganun talaga buhay. O yung kung ayaw pumunta, huwag pumunta. Ganun. Tapos. Kung gusto niyo punta, alam ba ba ito? Si VP Lenny Robredo, eh pagod na kami kapapa-schedule dyan eh. Tapos hindi siya nagpupunta. Ayaw niya kaming sagutin. Pati nga spokesman niya, si Barry Gutierrez, eh, ayaw kami sagutin eh. Kahit na regular days. Magtatampo ba kami sa kanya? Kung ayaw niya kaming kausapin, hindi. Eh, ayaw niya kaming kausapin eh. Yun, tama. Parang ini-snub lang. Parang hindi niya pil yung magpa-interview. Parang ganun din siguro. Ang nangyari, dahil kung inaakalang bias ka nga, baka ayaw nila. Ganun lang talaga. Ano? Eh, saka, halimbawa, bukas, as first day ng forum ng DCRH, ng presidential interview, yung bakit ikaw, ng DCRH, MBC. Si VP Lenny, kung hindi siya pumunta doon, di ba? Bahala siya sa buhay niya kung ayaw niyang pumunta doon. Eh, naman ang sasabihin ko sa inyo eh. Ang balita ko, pati kay BP Forum, boycott ni BP Lenny Robredo eh. O paano yun? Hindi maganda. Tayo eh, nakikiusap lang. Kaya nga, imbitasyon ang tawag. Nangumbida tayo. Tapos, pag hindi tayo pinangunlakan, huwag sasama loob natin. Ganun lang kasimple yun. Kasi nangungumbida ka lang eh. Di ba? Ano?
Nangungumbida ka lang. Kung hindi ka pinaunlakan, okay na yon. Yung nagpaunlak, magpasalamat ka. Sa parte naman ng iniimbitahan, pagka, kapag ka, kwan, iniimbitahan ka, eh, huwag na masyado marami sasabihin. Hindi, ayaw mo pumunta. Tapos, busy ka mo, busy ka. Oh. Eh, sasabihin yung bias si Jessica Soho, lahat ng media, bias, may bias. Tandaan nyo yan. Ewan ko kung mayroong media dito na hindi bias. Ayun, narinig natin, no? Lahat ng media may bias nga. Ibig sabihin, meron bawat isang istasyon, meron niyang kinikilingan. Kasi meron din silang puso't damdamin na kung sino yung napupusuhan. Parang tayong mga Pilipino, meron din tayong napupusuhan. Pero minsan ay nagpapahayag tayo ng ating damdamin. Kagaya niyan, si Anthony Taberna, naririnig ko rin na medyo maka-BBM din yung mga mga live niya. Pero ngayon, dahil hindi maganda yung ginawa ng kampo niya na sinabihang bias daw si Jessica Soho, kaya hindi nagpunta. Dapat, sabi niya, basta sinabi na lang sana na busy, hindi makakarating. Hindi na yung kung ano-ano pa ang sasabihin. Pero, para naman sa isang presidente at yung ano ngayon, dahil walang ABS-CBN ngayon eh, Channel 7, ang masasabi nating number one ngayon sa prime time o sa telebisyon, dahil sino ba ang mga local station na hindi sa kwan? Oh, Channel 7, Channel 5, Channel 4, sa gobyerno naman, Channel 13, Channel 9, oh, ibig sabihin, yung Channel 7, yun ang nangunguna ngayon. Tapos, para sa akin lang, ha, yun ang pinakamalakas ngayon, Channel 7. Tapos, yung nangungunang presidential ball, ayaw magpa-unlock para ma-interview. Eh, yun. Eh, paano na yan? Na hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, eh paano na ang paano pa niya ipagtatanggol ang buong bansa? Ang pasanin ng buong Pilipinas kung yung sarili nga niya ay hindi niya maipagtanggol sa isang interview lang? Kung natatakot man, yun po ay aking opinion lang dyan. Kagaya nga ni, sabi nga ni Anthony Taberna ay huwag sanang sinabihang bias si Jessica. Kung ayaw, ayaw na lang sana. Hindi na kung ano-ano pa. Oh, lahat ng media, bias. At ako, naamin ko sa inyo, bias. Gusto ko, bias ako para sa totoo. Oh, ganun lang yun. Oh, bias para sa katotohanan. Pag may katotohanan, purihin. Pag hindi maganda, pagkasinungalingan, tuligsain. Ganun lang po yun. Kaya tayo, mga Pilipino, kanya-kanya rin tayo ng opinion at hindi tayo magkakapareho ng paninindigan. Kagaya nung ibang naninindigan para kay BBM na kahit anong gawin ni BBM ay maganda na para sa kanila. Parang ganun lang yon. Pero syempre tayo, inuungkat natin ang mga katotohanan at gusto nating alamin ang mga katotohanan yan ay dapat na malaman natin kung ano ang kakayahan ng isang nag-a-apply bilang presidente ng Pilipinas. Eh, pero babalikan ko yung practical na sagot. Kung ikaw ba naman, si BBM, pupunta ka ba sa lugar na lalapain ka ng mga leon? Sige nga. Common sense lang yung common sense. Lamang na lamang ka. Madadagdagan ba ang 60% mo pagka malamang maubos ka doon, papainan ka lang doon, tatrap ka, kukanan. Kung sa ano yon sinasabi mo, Anthony, ayun, dyan naman ako, kung sa presidential debate, hindi naman debate yun eh. Kumbaga, ano lang yun, interview lang, hindi ano, kumbaga para sa lahat, bawat question para sa lahat.
hindi naman direct na umaasult doon sa isang kandidato yung ginawang interview ni Jessica Soho. Ano ka ng soundbite, pasasagutin ka ng isang tanong sa loob ng 30 seconds na hindi mo naman isip mo yung sagot, ubus na yung oras, o tatrap ka na doon, sasabihin, tanga ka, dahil hindi ka marunong sumagot. ganun talaga yon. Ayun, naghang yata tayo. Ano nangyari? Naghang. What happened? Respeto. Nako. Ayun, naghang. Naghang yung aking OBS. Sige, tuloy. Oh. Respetuhan na lang tayo kasi hindi naman tayo Amerika na talagang required na umattend ng forum yung mga kandidato. Di ba kinuwento ko sa inyo si FPJ during the time na tumakbo siyang presidential elections? May pinuntahan bang forum si FPJ? Meron bang nagsabing duwag si FPJ? Dami kayo napatay na kalaban ng FPJ, di ba? Ganun lang kasimple yun. Kung akong magpapayo kay Bongbong, sa totoo lang, ha, tapatan na. Sabihin ko, huwag ka nang matend ng forum, magkampanya ka na lang, sabihin mo kung anong plataforma de gobyerno sa dami na ng social media. Dyan, may social media platforms, may... Biglang kumambyo naman si Anthony Taberna. Ayaw mo rin palang papuntahin si BBM, patay tayo dyan. Ayun. Lumabas din na talagang maka-BBM nga si Anthony Taberna. Mainstream media. Kung ako sabi ko nga sa'yo, paglamang ka, pahinga mo yung star player mo kasi sa mismo aktual na laban yung finals doon ang importante. Ewan ko lang. Yun talaga. Finals. Yan na nga, ito na nga yung kwan. Sa botohan, hindi naman na dapat sila magsasalita pag botohan na. Dapat nga, para sa malaman naman ng mamamayang Pilipino kung ano ang iyong mga balakin para sa gobyerno. Yun lang naman. Ayun guys. At yun, dito na tayo. Magbasa na tayo ng inyong mga comment. Konti lang ito dahil nabasa na natin dati ito. Ayun, nawawala. Nasaan na ba yung ating babasahin na comments? Dahil kukunti pa yung wawalo lang yung comments dun sa latest vlog natin dahil mahina lang ang nanood dun sa mga presidential balls. Dito tayo. Dito tayo magbabasa. Yung hindi ko nabasa noon. Ayan, sabi ni Dred Montemayor, Benya E. Montemayor, niloloko kayo niyan ng ong na yan. Mga mukhang pera yung mga nasa paligid niya at kontrolado siya nasa paligid niya. Oo, mga Roman, naniniwala kayo masyado sa kumontrol sa kanya. Sabi ni Ayuyang, di ako naniniwala kung sa audio lang kasi madaling ma-fake lang yang di ganyan si Idol. Palabasin nyo siya para siya yung mismong mag-live para maniwala ang lahat. To see is to believe. Ika nga. Antay tayo dyan. Hindi pa po pwede na lumabas si Idol. Pero makikita nyo rin po pag yung nag-umpisa na po yung mga privilege hour na mag-live para sa campaign na po. Campaign period po yata. Lalabas yan si Idol. Mamigs for Life YouTube channel. Ala, hindi po ngayon ang panahon ng pag-aaway. Kailangan natin maluklok si Idol FLM sa Senado. Paano siya mananalo? Sakyan nyo muna. Huwag mag-aaway-aaway. Tama. Yan dapat. Rita Lopez. Totoo po ba, Sir Roman, na
nakalabas na ang pandemic hero? Hindi pa po nakakalabas. Kaya nga po, pasumsum meeting lang po dahil nasa loob pa po si Idol. Yun po ang katotohanan. Yung alam nyo, nakita ko rin siya sa Zoom meeting, talagang nasa loob. At nagmamadali nga po siya nung patapos na yung kanyang oras. Kasi may oras lang po yan na ibinibigay bawat araw. Kung 3 oras, 2 oras, ganun po. Kaya hindi niya lahat kumbaga makakausap. Kumbaga limited time bawat isa. Daniel B. Sonola, hindi ba yan si FLM? Gawa-gawa lang nila yan para malinlang nila ang tao. Diyos mio, naku po. Nasa inyo na po yan. Kung maniwala kayo sa kanyang audio, maliwanag na maliwanag po na sa kanya, siya yung mismo yung nagsasalita. Para sa akin, paniwalang paniwala po ako na siya yung mga pinaparinig na mga boses. Sa lahat po ng FLM supporters at solid supporters ni Idol FLM, FLM lang po tayo, wag po tayo mag-away-away. Magtulungan po tayong lahat para sa kandidatura ng ating pandemic hero. Pag-isipan po natin ang ating suporta, please, para ito sa ating bansang silangan, sinilangan, para po sa ating mga mamamayang Pilipino, especially sa mga farmers at mahihirap na tulad naming taga Nueva Ecija. Ayun, maganda yan. Sinabi ni Eleuteria Peralta. Tama. Magkaisa na lang po sana tayo. Kaso nga, kanya-kanya na ng may mga agenda na. Eleuteria Peralta, since day one, FLM po ako, silent supporter na ako. Nasa USA pa lang ako, wala pa si Sekiyama. FLM lang ang malakas, agbyag. Kaapo from Nueva Ecija, kahit anong mangyari FLM for Senator 2022. Yan ang supporter, kahit anong mangyari. Hindi aalis, yung iba ayaw na raw nila maniwala kay FLM. Robin May, FLM 544, public figure si FLM, mas maganda gamitin pangalan niya sa kabutihan kesa alipustahin ng mga bashers at pagbintangan siyang scammer. Anong masama na nililinis ni Boss Lee pangalan niya? Anong masama na nag-humanitarian si Sec AC, inspired of FLM? Anong masama kung makisuyo ako kay Sec AC na pagawa ng t-shirt na may mukha ni FLM at ipamigay? Sige nga, bawal po kasi, bawal po na ang mga funding galing sa abroad. Yun po ang ano dyan. Kumbaga, meron pong alituntunin ng COMELEC na bawal po mangulekta ng isang kandidato na manggagaling ang funding sa abroad. Bawal po. Kaya, kinundi na po ni Idol. Kasi nakikita niya po sa YouTube na nandun pa yung nakapost pa yung mga nanggagaling sa abroad na mga funding para sa campaign. Kasi magpapagawa ng t-shirt. Ibig sabihin, yung t-shirt na yon para sa kampanya ng ating pandemic hero, bawal po yan sa COMELEC. Sana po, maintindihan po natin, kaya tama po yung ginawa ni Idol na hindi niya kinikilala. Para ibig sabihin, kung kinasuhan siya ng COMELEC na itanggalin siya dahil sa violation niya, meron siyang, kumbaga meron siyang statement na hindi niya pinapahintulutan si AC na mangolekta ng mga OFW para isupport sa kanyang kandidatura. Ganun po ang ginawa ni Idol. Kumbaga, gumawa po siya ng paraan para hindi siya mabutasan ng COMELEC. Ganun lang po kasimple. Russo Sumyog, I don't believe that, sabi niya. Amanda FLM, sino ang paniniwalaan nyo? Ang mga taong may mga bad records o ang taong walang records? Wait lang kayo. The truth will come out. You don't underestimate. Boss Lee, lahat ng sinasabi niya totoo. Tandaan nyo yan. Ayun. Kay Boss Lee naman, si Amanda. That is
not legit, FLM is not like that. Sorry na lang sa inyo. Magpapakasaya kayo. Pagsisihan nyo yan. Itaga nyo sa bato. FLM will never go to the mansion. Will never go to the mansion daw. Eh, nagsalita na nga po. Si Idol. Miko Place. Ayan, kay Boss Lee din daw. Joel Amang. Ikaw ba, Roman, naniniwala ka ba sa audio na yan? Sa lahat ng supporters ni FLM ay si Boss Lee lang ang nakagawa ng ganyan. 6 million ang pilit niyang ibibigay na boto. Ay wala, hindi pa po nangyayari. Sinasabi pa lang po yan. Ano ba ang ginawa nila para sa kandidatura ni Boss? Wala, paninira lang sa mga supporters. Steve Ojeda, may mga naniniwala pa rin pala kay Norman. Asan pa ba kayo na lalaya pa ba? Asa pa ba kayo na lalaya si Norman? Sabi naman niya. Basher ito. Joel Amang, kalokohan na yan na sinasabi ni FLM. Edited yan. Pagka-against po sa inyo, ay hindi na kayo naniniwala. Ay nasa inyo na po yan. Natividad Bildan, mabuti naging malinaw na walang kaugnayan si FLM kay Boss Lee. Kasi mukhang anti-Kristo si Boss Lee. O yan, iba-iba naman tayo. Tulad ng amo niya. At kay As... Si AC siguro to, Asli at Kambal. Kasi yung kingdom nila, Boss Lee kingdom, parang kingdom ni Satan. Mga background niya at mga lumalabas sa bibig at yung sabi bolang kristal niya, kulto lahat gawain niya. Salamat at malinaw na sa akin at ito masasabi ko. God bless, FLM lang. Ikaw ang presidente ko. Yun naman ang kanyi natividad Bildan. Rubicar Beja, FLM magaling mag-explain sa mga naging member niya kaya karapat dapat lang maluklok sa Senado. God bless. Peace be with you, FLM. Bakit si TV Boss Lee kinakalaban mo na kung titingnan simula siya lang ang tunay na nakipaglaban ng totoo. Ay dapat po sana eh walang siraan, yun lang po. Kung kasi ayaw ni Idol yung nagsisiraan. Yun po ang katotohanan diyan. Lodi Roman, hindi totoo yan na si Boss FLM, sabi niya. Ay nasa inyo na yan. Ako naniniwala ko si Idol yan. At meron nga yung ipinakita sa amin na yung video niya habang nagsushooting ay siya talaga. Kumbaga may mga pagkakamali siya sa shooting, inuulit-ulit. Kagaya yung sinasabi nyo na maliit si Idol doon, mas malaki pa si Alisa. Inuulit-ulit yung video na pinakita sa amin sa meeting namin. Pag si Alisa nandito sa banda sa camera, malaki siyang tingnan, maliit si Idol tingnan. Kasi nandito siya sa camera side si Alisa. Pero nung si Alisa ay magpunta sa katabi sila ni Idol, ay mas matangkad si Idol. Yun ang tiningnan ko. Tapos yung pumipirma si Idol, bago po yun. Bago lang na sinasabi nyo na nasa NBI pa yung ano na yun. Eh bago lang po yun dahil yun ay instruction ni Idol sa Globe na yung dati niyang mga numero a year ago ay hindi na po activated. Kumbaga, pinutol na ng Globe. Gustong buhayin ni Idol yung kanyang numero dati para magamit niya siguro ngayong kampanya. At pumirma nga siya doon. May pinirmahan siya mga dokumento ng tagtatatlong signature doon na sinasabihan pa niya yung Globe na ito si Edubehes Batalan ay inuutusan ko para irepresenta ako sa pamamagitan nitong video na ito. Sana ay pagbigyan nyo ang aking kahilingan na maibalik yung numero ko dati. Yun ang gustong ano, ano ni Idol, buhayin yung numero na yon. Ewan ko kung po pwede pa yon dahil kung yung SIM card na yon ay naibigay na yung number sa iba, hindi na po pwede. Sana hindi na ibigay sa iba yung number na yon. Kasi gustong ibalik ni Idol yung dati niyang numero.
pinakita po sa amin sa Zoom meeting yung mga bloopers nila. Ilalabas din daw yan ni Alisa D. Lahat-lahat ng video nilang ginawa. Kasi maraming mga pagkakamali si Idol pag nagsasalita. Nagtatawanan sila doon. Pag nagkamali, ulit-ulit, pinapaulit. Siyempre, nakikita natin doon na seryoso, yung kasing ipinakita doon, seryosong-seryoso si Idol. Pero doon sa shooting nila, meron yung time na nagtatawanan sila. At makikita mo rin minsan pagka yung camera roll na magsiseryoso na yung mukha. Ganun po, hindi yung sinasabi ninyo na parang ano na, kumbaga parang robot na si Idol na may parang tinututukan na siya ng ano, hindi po ganun. Base sa aking nakita sa mga ipinakita nilang video sa shooting, kasi talagang ipinakita po lahat ng mga bloopers nila habang nagsushooting sa aming meeting. Marilu Bednarek. Ito pa pala kay ano, Yunis Pabunar. Diyan ka masisira gaya ko, hindi na ako nanonood sa tatlo mong channel. Ayan, ito ayaw na rin niya kay FLM, itong si Yunis Pabunar. Mali ka FLM, dapat hindi ka partial. Kailangan mo ng tulong ni Boss Lee. Eh, yun na nga po. Kaya, kumbaga, kailangan na niyang manindigan kasi parang kinokonde na niya na eh. Yung mga taong kanyang pinagkakatiwalaan ay kinokonde na niya ni Boss Lee. Eh, wala naman pong ibang makakatulong kay Boss ngayon kundi yung mga inuutusan niya. Oh, sino po ba ang pagtitiwalaan ni Idol na yung mga nasa malayo, hindi ba yung mga araw-araw niyang kasama na nauutusan niya, yun ang pagtitiwalaan niya. Ganun lang po kasimple. Nabulag ka na ng taong plastic. Ako silent supporter ako pero lumaki na ulo ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, lalo na yan si Yama. Naging bastos bunganga niya, pati Dong. Nagmumura, hindi sila professional, umasta. Eh si Dong, ang ano ko dyan, kumbaga napuno na lang po yan. Napuno. Bawat, siyempre kung lagi kang binabato, hindi na lang puro tinapay ang ibalik mong bato. Minsan, nasasaktan ka rin, kaya bumato na rin siya ng bato, ng bakal. Mas matindi na yung kanyang ibinato. Ganun lang po yun. Pag ikaw ay nagme-meltdown, ay minsan, may mga nasasabi ka ng hindi maganda. Violeta Ilustre, mabuhay ka Idol. Good luck. I will support you forever. Idol, God bless Idol. Yan ang supporter. Idol talaga ang ano niya kahit anong mangyari. Marilu Bednarek, mabuhay ang pandemic hero. Walang iba kundi si Idol Francis Leo Marcos. Yan, salamat Marilu Bednarek. Mega love shout out from Germany, Brad Roman. Lumilitaw na ang mga hudas. Hindi mo alam kung sino ang tunay na budol-budol yun. Lorna Kawayan, I don't believe this audio. I only believe Boss Lee na patay tayo dyan. Eh, wala tayong magagawa dyan. Eh, sino ba ang idol natin? Hindi ba si Boss? Hindi ba si Idol Francis? Eh, kung doon na kayo kay Boss Lee lang naniniwala, eh, wala na tayong magagawa. Sabi nga ni Idol, kung doon kayo naniniwala, eh, doon na kayo. Sabi na niya. Rolando Duldulaw, mamayabang kayong lahat. Mamayabang kayong lahat na nag-vlog kay FLM. Nakakasawa na kayo. Kinayaw, magyabang kayo lahat na magpakitang gilas kay Idol. Nakakasawa kayo para kayong batang nag-aagawan ng candy ni Nayo. Sabi ni Rolando Duldulaw. Rudy Salceda, Mr. Roman, nadinig nyo ba yung sinabi ni Dong Batalan na hindi naman daw si SWB si FLM? Paano na yung mga sinasabi nyo dati na siya ang SWB? Ako po, ang pinagbabasehan ko lang po dahil siya po ang signatory the movie, ay iisa naman po ang aking pagkaalam. Yung signatory at SWB ay iisa.
siya po yung signatory sa SWB. At sinabi rin ni Idol sa kanyang liham sa atin na Spiritualis Mirantibus Per. Siya yon, yung Spiritualis Mirantibus Per. Yun po. Kanya-kanya po tayo ng paniniwala dyan. Bagaman sinabi ni Sir Dong na yung SWB ay malawak. Talagang malawak yan. Depende sa ating pagkakaintindi. Kanya-kanya po tayo ng opinion. Opinion lang po natin. Pero ang aking pinangahawakan, yung signatory the movie ni Idol, na siya ang signatory. Na ang ibig sabihin ng signatory, siya rin yung SWB base sa aking pagkakaintindi. White Eagle, only look for people walking behind this issue and you can spot who is the real and those who are with hidden agenda. Do your homework and research and connect the dots. Yun. Ayun mga guys, nabasa na natin ito nung nakaraan. Kaya hanggang dito na lang tayo magbabasa ng inyong mga comment. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carreño LTV muling magbabalik.